Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na. Aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. D.W.I.Z. Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nacino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! This year's Philippine Maritime Industry Summit and present the Maritime Industry Development Plan, or MIDP, for 2020 till 2028. I recognize the Department of Transportation and the Maritime Industry Authority for spearheading this important and timely event and for taking a huge leap forward. Kaya nga po kami humingi ng pagpupulong sa ating kagalang-galang na chairman ng LC Party na baka hinihiling din po namin na extend pa ito dahil sa actually po, kami yung talagang bumiling na extension ito na kasi po, alala nga namin na baka magkaroon ng shortage ng transport. Kaya po kami, nakipag-ugnayan po sa kagalang-galang na sekretary. Kami ay hindi pa napapanahon at yan naman ay kasama naman kami dyan sa mga sentimiento ng kababayan natin. Kaya lang kami talaga ay hindi pa nag-desisyon kahapon. Gising Pinoy, gising na! Pinoy, gising! Ngayon po ay araw na ng Miyerkules. Ngayon po ay aprimero sa buwan ng Marso. Marso a uno na ho, mga katodos. Taong 2023, nagbabalik po inyo likod, Drew Nacino. Ngayon po, McLaren Day sa oras po na 2 minuto makalipas na alas 5 ng morning. Silipin na ho natin ang ilan po sa mga rumaratsyada, mga bumabalandra, mga isyo, mga balita ngayong araw. Panibagong rollback sa presyo ng LPG o marangkada na. Inflation rate sa bansa, namimeligro pang sumirit. Mas mahal ang mga bilihin, namumuro na naman. PUV modernization, wala nang atrasan. Isang linggong tigil pasada ng mga jeep tuloy. Diyos ko day, dalawa patay sa sunog sa Caloocan sa unang araw ng Fire Prevention Month. Ilang bahagi naman ng Metro Manila mawalan ng tubig. Mayigit kalating milyong customer apektado. At nawawalang Adamson University student na biktima umano ng hazing, natagpo ang bangkay sa Imus, Cavite. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nacino. D.W.I.Z. Pinoy Gising! Oras na po na 4 na minuto makalipas na ang alas 5 na ng morning. Bago tayo magtungo sa detalye ng mga balita ho ngayong araw po ng Miyerkules, silipin muna ho natin itong balita ho mula ho sa lungsod ng Caloocan. Metro Patrol Report! Yung nangyari hong sunog dyan ho sa nasabing lungsod, tanggap po tayo ng update mula kay Beth Samson. Magandang morning, Beth! Yes, good morning, Drew. Sa unang araw ng Fire Prevention Month, patay ang magtiyahin sa sunog na naganap kagabi sa Block 57, Barangay 8, Caloocan City. Kinilala ang mga biktima na sina Patricia Sasota, 9 years old, at Ninjing Alparacre, 40 anyos. Ayon kay Caloocan City Fire Marshal Superintendent Jeffrey Atienza, unang nailabas ang katawan ng 9 na taong bata at dinala sa ospital subalit idineklarang dead on arrival. Nakita naman ang sunog na sunog na katawan ni Alparacre na natabunan ng debris sa loob ng bahay. Ayon pa rin kay Atienza, isa lang ang entry at exit ng bahay kaya hindi agad nakalabas dahil sa nasa bungad ang apoy. Masikip dyan. Napakasikip kasama ng Drew. Ulitin natin, Barangay... Barangay 8 po yan. Barangay 8. Dagat-dagatan? Block 57, Barangay 8. Malapit sa covered court. Ay, alam ko yan, alam ko yan. Yes, masikip dyan, malapit sa Tambakan, kung tawagin.
Correct po, Sir Ju. Okay. Ayon kay Chensa, isa lang ang entry at exit ng bahay, kaya hindi agad nakalabas dahil nasa bungad ang apoy. Sugatan naman ang dalawa pang kaanak na mga biktima. Nagsimula ang sunog pasado alas 10 at naapula bago mag alas 12 ng hating gabi. Umabot sa unang alarma ang sunog na tinatayang nasa 160,000 pesos ang halaga ng napinsala. Patuloy naman nagpapaalala si Atsensa, lalo na ngayong Marso ang simula ng Fire Prevention Month at yakin na maayos ang mga instalasyon ng kable ng kuryente at emergency exit sakaling magkaroon ng mga ganitong insidente. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat si Beth Samson mula ho dyan sa Kangkalus. Hindi ho kagandahang balitang sumalubong sa atin sa unang araw ho ng tinatawag ho na Fire Prevention Month ngayon pong Marso. Pero at nagpapatuloy nga ho ang investigasyon ho na yan. At ang Bureau of Fire Protection naman po, of course, lagi naman ho sila may paalala. Ngayon pong Fire Prevention Month, ayan po ah, ngayon po ang Fire Prevention Month, ang sinasabi ho ng Bureau of Fire Protection, abay dapat ho, dapat lang ho talaga na mag-ingat ngayon pong buwan na ito. Alinsunod ho itong Fire Prevention Month sa Proclamation Number 115-A na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Proclamation Number 360 noong 1986. Ang kampanya ay nagtataguyod ho ng kamalayan sa pag-iwas sa sunog sa pamamagitan ng pag-iingat, pagbabantay at kahinahunan paggamit ng sentido common o itinatawag ho na common sense at paggalang sa batas. Ang Marso ang isa ho sa pinakamainit ho na buwan ng taon at tanda ho ng pagsisimula nga ho ng tag-init dito ho sa ating bansa. Ito rin ho ang buwan na isa sa pinaka-naka-alarma na insidente ho ng sunog. Kagaya ho nga ng binanggit kanina ni Beth Samson, batay din ho sa datos ho ito ng BFP. Alinsunod ho sa pagtuturo sa publiko sa pag-iwas sa sunog, hinihikayat ng BFP ang lahat tuwing Marso na makibahagi sa at lumahok sa mga fire drill na isinasagawa ho ng mga barangay, mga paaralan, mga lugar ho ng trabaho at mga local government units. Ang fire drill ho ay mahalaga at nagbibigay daan sa lahat ho ng pagkakataon na magsanay ng wastong mga pamamaraan ng paglikas. Pinoy Gising! Samantala, dako naman ho tayo sa good news ho mga katodos. Epektibo na ho ngayon pong araw ang rollback sa presyo ho ng LPG o liquefied petroleum gas. Batay ho sa anunsyo ng Petron Corporation, abot ho sa 3 piso at 50 centimos ho ang bawas presyo sa kada kilo ho ng LPG. Ang auto LPG naman ay matatapisan din ho ng piso at 75 centimo kada litro o kada kilo. Ang paggalaw ho ng presyo ng LPG ay dahil sa pagbabago ng presyo sa pandaigdigang merkado para ho sa buwan ng Marso. Pinoy Gising! Kapatakata tayo ito, tanggap pa ho tayo ng ilang pa ho makapag-uulat mula pa rin ho sa labas ng Impilang. DWIZ Patrol Report. Pagpapalawig daw ho sa buhay ng Congressional Oversight Committee on Dangerous Drugs, hindi umano uubra na itaan na lang sa joint resolution. Ang detalye ay atid mula kay Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Nagkasundo ang Senado, ang Department of Justice at ang Office of the Solicitor General na idaan na lamang sa panukalang batas sa halip na joint resolution ang sinusulong na pagpapalawig sa buhay ng Congressional Oversight Committee on Dangerous Drugs. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nagkaroon ng diskusyon si Attorney Jaime Recoger-Mosso, Bureau Director ng Office of the Director for Technical Affairs Bureau ng Senado at DOJ Senior State Counsel Attorney Rosario Elena Cuevas patungkol sa legalidad ng paggamit ng joint resolution para palawigin ang buhay ng isang oversight committee. Sinabi ni Recoger-Mosso na naglabas ang Senado ng opinyon sa pagpasa ng joint resolution matapos na naging desisyon ng Korte Suprema noong 2019 kaugnay sa kaso na ang Nurse Party List versus Executive Secretary kung saan idiniklarang unconstitutional ang inaprubahang joint resolution
at ang inilabas na executive order ng palasyo para baguhin ang entry level ng sahod ng mga nurses na nakapaloob sa Republic Act 9173. Ipinunto ni Attorney Rico Hermoso na batay sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman, ang isang joint resolution ay hindi makakapag-amyenda o makakapagpawalang bisa ng isang batas. Binigyan din pa nito na batay sa konstitusyon, malinaw sa pamamagitan lang ng bill o panukalang batas ang paraan para ripasuhin ang isang batas at walang binabanggit na maaari itong gawin sa isang joint resolution. Babala pa ng abogado kay pipilit ang joint resolution ay hindi malabong ibasura rin ng Supreme Court ang sinusulong na pagpapalawig ng buhay ng Congressional Oversight Committee kung may magreklamo tungkol dito. Dagdag pa ni Rico Hermoso na hindi lang kasi basta extension ng buhay ng Oversight Committee ang pinag-uusapan dito kung hindi may budget din kailangan at malinaw sa provision ng Constitution na hindi pwedeng mag-allocate ng pondo maliban na lamang kung mayroong batasa para rito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Bumaba naman ho tayo sa mababang kapulungan ho ng Kongreso. Ang mag-resolution daw sa Kamara para amyendahan ang 1987 Constitution, lusot na sa ikalawang pagbasa. Para tsadain naman yan ni Patrol 17, Jopel Peleño. Umasa na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang resolution of both House number 6 na kasaad sa resolution na hiwalay na buboto ang Kamara at Senado na may 2/3 vote sa lahat ng miyembro para maisagawa na ang pagpapatawag ng Constitutional Convention na siyang paraan para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution bago tuluyang naipasa ang RBH number 6 iginiit ni Iloilo Representative Lawrence Defensor na dapat maging malinaw sa ikakasang pag-amyenda na tanging economic provisions lamang ng Constitution ang riribisahin. Alinsunod dito, gagawin ang CONCON kasabay ng barangay at SK elections sa Oktubre 30 ng taong kasalukuyan. Nitong nakalipas na Lunes, niratipikahan sa House Committee on Constitutional Amendments ang accompanying bill ng RBH 6 na naglalaman ng panuntunan sa isa sa gawang CONCON. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Panlakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat si Patrol 17 Chopel Peleño. Last but not the least, Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Turkey ay balik bansa na ho. Hoy, bumalik sila ho kagabi ha. Alamin nun natin ang update mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Balik bansa na ang Philippine Humanitarian Contingent na nagtungo sa Turkey. At ito ay balik sa Pilipinas sakay ng Turkish Airlines flight TK-264 na dumating sa Paliparan Martes ng gabi sa NAIA Terminal 3. Sangayon sa Manila International Airport Authority, ang mga opisyal ng MMDA at ng Armed Forces of the Philippines ay kabilang sa mga sumalubong sa contingent o Philippine Interagency Humanitarian Contingent na nagtungo sa Turkey upang maging bahagi ng rescue mission ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Layunin naman ang nasabing contingent na makatulong at sa kanilang pagmumonitor ay malungkot na ibinalita na wala ng sinyalis na buhay pa sa mga nabaon sa lindol na naganap sa Turkey. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa unang bugso ng mga balita ho mula ho sa labas ng Himpilan. Pinoy Gising! Sa
para sa 15 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Silipin pa ho natin ang ilang pa hong pagkabalita ho ngayong araw ho na ito ng Miyerkules, ngayon pong Baclaran Day. Inaasahan na ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magpapatuloy ang matinding pagtaas ng presyo ho ng mga bilhin. Grabe naman yun. Ang presyo daw ho ng mga bilihin sa bansa nitong Pebrero, ha? Ayon sa BSP, posibleng pumalo sa 8.5 hanggang 9.3% ang inflation rate sa bansa nitong Pebrero kumpara sa 8.7% noong Enero. Ang mga pagtaas na nakaapekto sa inflation, ito ho yung mga presyo ng LPG, baboy, isda, itlog at asukal. Samantala, ang pagbaba naman ho ng presyo ng lokal na petrolyo, prutas, gulay, manok, baka at paglakas ng piso ay maaring magpagaan sa presyo ngayong buwan. Una rito, itinakda ng gobyerno sa 2-4% ang target na inflation rate para sa taong 2023. Pinoy Gising! Update naman ho tayo sa sektor ng transportasyon. Abay, wala na raw hong nakikitang rason ang Department of Transportation para ipagpaliban o ipatigil ang Public Utility Vehicle Modernization Program. So wala na raw hong atrasan. Ito ay sa kabila ng ilalargang tigil pasada ng mga transport groups simula Marso 6, Lunes ho ito ha, hanggang 12 bilang protesta sa Modernization Program. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi naman lahat ng transport group ay tutol sa modernisasyon kaya't hindi ito dapat ibasura. Layunin anya ng nasabing programa na maging convenient, accessible, safe, secured, at affordable o CASA ang sektor ng transportasyon. Yun ay abbreviation ho, CASA. Nilinaw naman ang kalihim na ang itinakdang deadline ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay para lamang sa consolidation ng traditional jeepneys at hindi sa pagpasada ng mga sasakyan. Samantala, tiniyak ni Bautista na may mga nakahandang contingency plan sa gobyerno sakaling ituloy nga ng mga transport group ang isang linggong tigil pasada. Pero ayon ho sa grupo hong manibela sa pangunguna ni ng kanila pong leader ha, yung sa manibela si Kamar Valbuena, tuloy na raw ho, wala na hong dialogo. Tinanggihan ho nila ang dialogo sa DOTR. Paliwanag ho ni Valbuena, dapat hong itigil o suspindihin ng DOTR ang pagpapatupad ng modernization kung sincero ang kagawaran na pakinggan ang kanilang hinaing. Sa pagkakataong ito, tama-tama Kuya Winner, sa pagkakataong ito, lahat tayo talaga damay-damay dito, ang dami yung mga commuter dito. Nasa kabilang linya ho natin na dati hong taga LTFRB rin ho, LTFRB board member din po siya dati, si Attorney Ariel Inton na ngayon po ay Pangulo ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Good morning po, Attorney. Magandang umaga po, Sir Drew. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, Attorney, narinig nyo naman ho siguro, no? Itong dalawang panig, kapwa ho nagsasabi na wala na rin atrasan yung modernization, wala na rin atrasan yung tigil pasada. Saan nga ba lalagay ang atin ho mga commuter sa ganito hong sitwasyon? Well, sa ganyan pong sitwasyon, no? At may banta ng tigil pasada, ganyan po mangyayari sa apektado ay yung mga mananakay. Attorney, medyo nawawala ka, Attorney. Nasa biyahe ka ba? Okay na po ba? Okay na. Opo. So, opo. Yun no, damay ho. Opo, Attorney. Sa pagkaganyan, ang mga pasahero ang kawawa, sila magdadala ng kalbaryo kapag kami tigil pasada. Ha? Ay yun, hindi nga walang tigil pasada, kulang nga yung pumapasada, hirap ng ating pong mga commuters. Mm-hmm. Ayun, sa amin po, no, sa hanay namin, meron pahayag si DOTR Secretary Bautista. Bautista na i-open yung dialogue. Ang problema kasi ay nadala na kasi yung mga ano yun, no, mga
against against dito sa klaseng modernization, hindi yung modernization per se, yung klaseng modernization na isinusubo ng mga DOT or official, nadala na doon sa mga dating mga official. Pero ngayon na si Secretary Bautista ay bago naman. Ang aking po sana ang pakiusap sa mga transport officials na buksan po ang kanila pong damdamin at isipan diyan. Total, yan is sa 6 pa, no, yung kanilang sinet, na magkaroon po ng dialogue. Okay. Ang suggestion ko naman po dito sa kabila, kaya Secretary Bautista, yung pong deadline, ay sinabi ng deadline for consolidation and not deadline for the traditional jeeps to apply the route. Face out. Oh, so hindi pa yun ang face out? Eh, wag na munang mag-set niyan. No? Ano po muna? No, total, yan eh, June pa naman. Di ba? Kung sinasabi nila na hindi pa naman yan ang deadline sa pagbiyahe ng mga jeep, eh di, alisin muna natin. Di ba? Sila rin naman nagsabi niyan. And then, let's have a dialogue. Okay. At ang mga congressmen naman at mga senador ay nag-set na sila ng kanilang mga pandinig dyan. And there is the avenue ng pandinig. Kasi at the end of the day, ang pagbibigay naman ng prangkisa ay delegated power galing sa Kongreso. No? Then, meron po tayong venue para pag-usapan ng lahat. Pagka nagkaganon, then maaring hindi na matuloy yun isang linggong tigil pasada. Tigil pasada. At kung ano man yun dapat ayusin, maayos. Okay. Attorney, dahil siyempre, sino ba naman ang ayaw ng modernisasyon? Lahat naman tayo gusto natin ng convenient, konbinyente tayo sa biyahe, secure tayo sa biyahe, maayos ang biyahe natin, hindi tayo pagpasok natin, mabango tayo paglabas natin ng jeep, mukha na tayong dugyot, di ba? Ano ba ang maaring gawin ng ating gobyerno para tumalima yung atin hong mga operator? Ang mahal-mahal ho kasi nung unit. Ano, magsasubsidize ba tayo? San tayo hugot ng pondo? Alam niyo kasi, ito kasi mga dating DOTR officials. No? Ang isinusubo ay yung mga galing China, yung mga imported na mga sinasabi nilang modern jeeps. Pero talagang totoo niyan, minibus yun Oo. Alam niyo, yun ang unang-una sanang iwasan natin na tawagin niya na modernized jeepney. Dahil, hindi naman jeepney yan No? They are minibuses. Kung gusto nilang pamasadahin yan, they can give a franchise to these minibuses as minibus. No? Huwag na natin gawin na yan ipalit sa traditional jeep. Sabayan nila yung jeep. Di ba? Kung gusto nila. Ngayon, yung mga jeepney naman na karag-karag na, bakit pumapasa kasi? No? May kalaw-kalawang. Problema rin naman yan ng LPO, ng inspection nila. Bakit nila ipinapasa pa rin? Di ba? Ngayon, yung mga jeepney naman, ang sinasabi nila, pwede namin i-upgrade yan. Yung mga jeepney assembler, local assembler, sinasabi nila, kaya naman yan na namin para maging compliance standard ng gobyerno nang hindi kailangan umutang. So, di gawin. Kasi ang sinasabi kasi nila, kaya nila gusto i-consolidate. Kasi hindi ta mas madali para sa bangko umutang. So, ibig sabihin, yung consolidation is more of a requirement of the banks para mag-loan. Yan ang sinabi nila . Ngayon, ang sabi nila, pro-commuter pa rin yan kasi yung iuutang naman, ibibili ng unit. Maganda pong pakinggan yun kung ang uutang, makakabayad. Pagka
hindi nila kayang bayaran yan, eh mareremata po yung mga unit. Sino mag-remata? Kanino po mapupunta yan? Okay. Mm-hmm. Oo. At yung pong isang katanong ako po, ito eh, hindi po ba makakautang? Hindi ba makakaroon ng pagmamodernisa o pag-upgrade ng unit kung hindi kooperatiba o korporasyon ang operator? Mm. Kasi sa jeep lang naman nila re-require yan eh. Minamandatory nila eh. Mm. Na korporasyon o kooperatiba sa ibang denomination naman. Bus, jeep, bus, UV, ENBS, wala namang ganyang move ng consolidation. So, ibig sabihin, meron reason to consolidate, that is because it is the requirement of the bank. No? Mm-hmm. Baka, yun ang kanilang... sana mababari ng interest naman, attorney. Yun nga ang tinatanggihan. Ito tinatanggihan ng mga operator. Bakit? Ilagay mo na sarili mo, Drews, sarili mo sa kanila. For the last decades, ang prangkisa mo sa pangalan mo. Dito sa consolidation, mawawala yung prangkisa sa pangalan mo. Mm. Mapupunta sa kooperatiba o corporation. Okay. Ang mga mamumuno doon, mga opisyalis. Mm. Alam niyo, ang payag na payag dito sa consolidation ay yung mga transport leaders. Mm. No? Yung mga magiging opisyalis ng kooperatiba at korporasyon. Okay. Bakit? Kasi sila hari dyan. Mm. Oo, sila masusunod doon. Mm. Ngayon, paano kung ang pagpapalakad nila ayaw ng mga member? Mm. Hindi naman sila makakaalis dun sa kooperatiba dahil wala na nga silang prangkisa, nandun na sa kooperatiba o korporasyon. Diba? Mm-hmm. Hindi naman sila makaka-apply ng bago din sa rotang yon dahil one application, one route. Mm. So, forced to good sila doon. Sabihin, tayo natin eleksyon, mag-eleksyon at papapalitan natin mga yun. Sigurado ba maipapanalo nila? So, meantime, kaya nga yung iba ayaw niyan kasi gusto nila yung prangkisa ay sa pangalan nila. Mm. No? At tinatanong nila, hindi ba kami pauutangin o hindi ba kami makakapag-upgrade ng unit kung kami ay individual franchise o Attorney, worst comes to worst, kung matuloy nga itong tigil pasada at itong modernization, ikaw ba naniniwala ka na nakararanas na tayo ng transport crisis? Kasi eto magkakasunod ito, ipe-phase out ang jeep, magpapasok ng 100,000 na TNVS units o franchise, tapos isasara ang PNR for 5 years, and then ilan yun sa mga kakaharapin ng ating mga commuter? So total ang domino effect niyan, so ayun, mahihirapan ang ating mga commuter, syempre sa pagsakay, makakaranas tayo ng baka marami ang hindi makapasok. So naniniwala ka ba na mauwi ito, haantong ito sa transport crisis? Just in case. Well, matagal na tayong nasa transport crisis. Matagal na. Lalala lang. Lalala. Okay. Kasi, alam nyo, yung ibang mga transport leaders na payag sa modernization, dahil nakapag-consolidate na sila, kumayag sila dahil, sabi nga sa inyo, mayroon reason kung ba't sila pabor. Uh-huh. Yung mga hindi kaya, kailangan talaga yung polisiya mo, hindi angkop lang sa isang sitwasyon. Mm. So, katulad to, sabi na, pwede namin i-upgrade yan na hindi kami uutang ng 2.4 million. Kasi 2.4 million daw ang isang unit. Mm-hmm. At bakit naman naging ganong kamahal? Ha? Mm-hmm. Paano may mga nangungumisyon? Yun! Tumbok mo. Tanggapin na natin yan na transport is business.
Di ba? At itong mga transport leaders na against dyan, hindi pinanganak yan kahapon. Mm-hmm. So, alam nila yon na in the name of commuters' convenience, the real reason, pera. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. So, wala namang masama kung talagang pagkakakitaan, mm-hmm. kung kaya nga, nasabi nila. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. O hindi nga kakayanin. Bakit? Sakit ng ulo mo yan kapag di ka nakabayad. Ano mangyayari, mareremata yung unit mo. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. So, ang amin pong pakiusap nga is, hindi ba pwedeng i-upgrade na lang? Upgrade na lang? Basta compliant. Yung standard na sinasabi nila. Mm-hmm. No? And yun naman mga gustong mag-consolidate at gusto nilang minibus. Okay. Bigyan nila ng prangkisa as minibus. Mm-hmm. Minibus yun eh. O, okay. Ewan ko kung bakit modern jeep niyan tao nila. Diba? Pero bus, minibus din. Okay. O, minibus yun. So, bigyan natin ng prangkisa as minibus. Alam nyo, mas madali pa po yun, ha? Kung gusto nila talagang para sa mananakay, opo. Mm-hmm. Mas madali pa magbigay po nun ng prangkisa kasi ang application nila is minibus. At hindi ko nakikitang magkakaroon ng ano. Kunyari, ikaw, gusto mo yung minibus. Talagang ikaw ay transport leader. Talagang sa'yo, tanggap na tanggap mo yan. And then, yung rotang yun, applyan mo as minibus. Okay. Sige, attorney, marami pong salamat sa inyo pong opinion. Magandang umaga po sa inyo. More power, ingat po kayo sa biyahe, attorney. Salamat po. Salamat po. Yan po si attorney Ariel Linton, ang pangulo po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection at dati rin pong LTFRB Board Member. Pinoy Gising! Hoy, ako, teka lang muna. Ang jowa mo ba ay palaposo sa social media? Sa tingin mo ba porket pinopost ka sa social media, ay masaya sa'yo ang iyong karelasyon? Halina't ating alamin ayon sa pag-aaral. Mga magjowa na hindi pala post sa social media, masaya sa kanilang relasyon, asap o ayon sa pag-aaral. Alamin ang mga bagay na ito, asap, ayon sa pag-aaral. May kaibigan ka ba na may jowa pero parang wala kasi wala kang nakikitang update sa kanilang mga social media accounts? Nako, huwag mong iismulin ang kanilang relasyon dahil mas masaya pala ang mga ganito klase namang relasyon na hindi pala post sa social media kesa sa mga magkakarelasyon na maya't maya ang post sa kanilang mga social media accounts ng kanilang mga latest happenings. ASAP o ayon sa pag-aaral na lumabas sa website na thriveworks.com, sinasabi dito na ang appearance ng relationship sa social media dapat paniwalaan. Couples aren't as happy as they look on social media, but in real life, they are as happy as they. Happy couples actually post less on social media because they're focused on their time together. Ang magkakarelasyon na ito ay hindi naghahanap ng validation from other people through social media dahil they show their love in private and in more intimate ways. Mas nakafocus sila sa oras nila sa isa't isa. Their priority is in taking photos na masaya sila at lalagyan ng caption na how amazing their date night was, kundi mas priority nila kung paano magiging memorable ang kanilang date. Hindi kailangan ng happy couples ng mga likes at mga flattering comments to make them feel good about their relationship. At hindi nila kailangan i-prove sa kahit na kanino na masaya sila. Bagamat na-appreciate nila ang papuri paminsan-minsan, ngunit they show their love in private that aren't for the whole world to see. On the other hand, insecure couples post more because they aren't just trying to convince their followers that they're happy. They're often trying to convince themselves too. Ang social media platforms ay lugar ng mga carefully curated content. Kaya hindi dapat paniwalaan ang anumang nakikita o nababasa dito. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. D-W-I-Z. Pinoy Gising. Pero
20 minuto bago sumapit ang gabi na alas 6 ng morning. Good morning, good morning, good morning ho sa mga kagigising-gising pa lamang ho, mga papasada, mga jeepney driver, mga bus driver, mga taxi driver, at syempre mga taga-toda! May pasok. Pati daw ba mga toda sasama? Ay naku, hindi ko pa usap. Wala pa ho tayo siguro, pati ba mga, pedicab driver? Hindi! Walang gano'n. Jeepney driver ang pinag-uusapan mo natin dito. Tigil isang linggo ho, tigil pasada ang kanila pong ikinakasama, mga katodos. Pero bago ho tayo magpatuloy pa ho dun sa mga istorya ho na tigil pasada, dito muna tayo. Good morning. Yeah, good morning ho sa mga nanonood po sa Aliw Channel 23 at nakikinig ho sa kanikinala ho mga talapitan via DWIZ Mega Manila, DWIZ Dagupan, at DWIZ Palawan. Kayo din po sa ating po mga kapatid na impiran, provincial radio stations po nationwide, at sa mga nakatutok din po via DWIZ882AM.com, yung ating pong social media, yung ating pong Facebook live streaming at sa YouTube. At hapin nyo lang po DWIZ at i-click po ninyo yung bell button, like, share, and subscribe. Click po ninyo yung all para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa Yupila nga may todong lakas. DWIZ! Pinoy Gising! Bukod po sa tigil pasada, meron hong tigil tulo! Tigil tulo! Tulo! Tulo ho ng tubig ho ang pinag-uusapan natin dito, mga tubig! Walang ligo, wala ho ligo. Mawawalan ho ng tubig. Halos tatlong araw pala ito, mga kato. Grabe pa naman, umiinit pa. Si Senyor Pacheco ba? Taga, ano ba to? Ligo ka naman! Hindi wala. Si Senyor... Walang tubig! Tatlong araw ho, ilang bahagi po ng Metro Manila, simula ho sa Sabado ho ito, Marso 5 hanggang Martes. Diyos ko, sasabay pa sa tigil pasada, tigil tulo ho ito. Ayon sa Maynila, apektado ho ng water interruption, makinig ho kayo, mahigit kalahating milyong residente po ng Maynila, Makati, Pasay, Paranaque. 20 hanggang 57 oras na mawawalan ho ng supply ng tubig! Dahilan po ng service interruption, ang pagkakaroon po ng leak. Meron hong leak. May leak sa tubo. Sa mga ibang sa may Osmeña. Sa may Osmeña Highway. Malapit to sa boundary ho ng Maynila. At parang naalala ko yung... mamaya. Ano ko yan? Kung saan, nasa 20 hanggang 30 milyong litrong tubig kada araw ang tumatagas ho, nasasayang dahil ho sa sirang tubo! Tubig! Sige. At matapos ho ang balitang tubig, mga katodos, silip pa ho tayo sa ikalawang bugso ng mga balita ho mula sa labas ng Impilong! Ronda, Provincia! Ayun natin ang lalawigan ng Zambales. Magandang morning kay Kuyang Rod Eason. Good morning, Sir Drew. 20 Pinoy survivor ng lumubog na oil tanker, ligtas ng lahat sa Subic Hospital. Sakto alas 8:20 kagabi na dumating sa Baypoint Medical Center sa Subic Bay, Freeport, ang 20 mga survivor na pawang mga Pinoy crewmen ng lumubog na oil tanker sa Balingawan Point sa Tabla Strait, malapit sa Nauuhan, Oriental Mindoro. Ayon kay Zambales Philippine Coast Guard Commander Lieutenant J.G. Alvin Austria, pasado alas 7 ng gabi nang i-turn over sa kanila ng pamunuan ang barkong nagligtas sa mga Pinoy crewmen na MBFS, ang mga tripulanteng Pilipino. Ayon kay Austria, ang mga ito ay kasalukuyang isinasailalim sa medical examination sa Baypoint Medical Center at patuloy na inaalagaan. Ang mga survivor ay inihatid ng MBFS sa Anchorage area ng Subic Bay, Freeport, bandang alas 5 ng hapon, at sinundo naman ng Group 4 Station Commander Austria. Ayon kay Austria, patuloy ang kanilang inilalatag na pagsikap upang tulungan at maalalayan ang mga biktima ng trahedya sa kalagatan ng Mindoro. Kabalikat na rin ng Philippine Coast Guard ang mga tauhan ng Wild Marine Agency na siyang responsable sa deployment ng mga Pinoy crewmen. Rod Eason, para sa Impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama.
naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat si Kuya Rod Eason mula ho diyan sa lalawigan ng Zambales. At bumaba naman ho tayo sa may Bicolandia mula ho diyan sa Naga City. Alamin ho natin, nagraradya na yung balita ni Melvin Machado. Paray na aga! Paray na aga o maarangkada na ngayon sa lungsod ng Naga ang pagpapatupad ng road clearing na mas pinagtibay na maaprubahan sa sanggunyang panglungsod, ang City Ordinance Number 2022-0648 na mas nagbibigay ng mabigat na penalidad sa mga lumalabag. Kasama ng Public Safety Office sa mga tawhan ng Naga City PNP, Highway Patrol Group at Land Transportation Office na mag-ikot sa mga pangunahing lugar sa lungsod kung saan ilang illegal estruktura na nakaharang sa sidewalk ang tinanggal. May mga teller din na nakita dahil nakahambala ang kanilang mga sasakyan sa daanan. Ikinarga din sa track ng Public Safety Office sa mga stall na nakapwesto sa tabi ng kalsada. Samantala, kasama sa lilinisin ay mga sidewalk at kalsada ng barangay upang makatulong sa mabigat na trapiko sa lungsod. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Okay, sige. Maraming salamat si Melvin Machado. Bago tayo mag-break, mga katodo, sa update po muna tayo doon po sa nangyari nga po dyan po sa may lungsod ho ng Makati, kung saan ipinasara nga po ng lungsod ho ng Makati ang main office ng Smart Communications. Ito pa ho ang dagdag ho na update mula ho sa Makati LGU. Inihayag po ni Makati City Administrator Claro Certeza na 10 pa hong branch ng Smart Communications sa naturang lungsod ang ipasasara rin ho dahil ho sa pag-ooperate nang wala pong business permit at hindi daw ho pagbabayad ng tamang buwis. Pero kahapon po, naghatid na po ang Smart ng kanika nila ho mga dokumento, sang katerbahong dokumento bilang patunay daw na sila ho ay nagbabayad ho ng tamang buwis. At alamin nun din natin, nahintayin nun natin mga pinakabagong kaganapan kaugnay po sa balita ho na iyan. Babalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala oras, 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayagi, si ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Alright, tayo po'y nasa uling bagay na po ng Pinoy Gising pong araw ng Wednesday. At eto, sa mga katodos po natin, sa mga nag-aabang po kung ano na ho ang update kaugnay po doon sa na-recover na biktima po na yung bangkay ho ng sinasabi biktima ho umano ng hazing, na-recover ho dyan sa Imus sa Cavite, pero isinagawa umano ang hazing dyan daw ho sa lalawigan ho ng Laguna. Tanggap po tayo na update mula ho kay Arman Gambe. Magandang morning, Arman! Go! Manong Arman! Follow-up report kaugnay ho doon sa hazing, Arman Gambe. One, a two, a three. Okay, babalikan natin si Manong Arman Gambe. Wala ho dyan sa lalawigan ho ng Laguna. Kasi nga ho, kahapon, ito ho'y pasintabi ho sa mga nag-aalmusal, no? Ito ho'y bangkay ni John Matthew Salilig, 24 anyos ho ito. Third year chemical engineering student ho. Natagpuan ho yung kanya ho'y bangkay. Naagnas na ho, dyan ho sa bakanteng lote, dyan ho sa may Imus City, Cavite. Kahapon ho yan, ha? Bakanteng lote ho yan. Talahiban din ho yan. At yung kanya hong bangkay, may nakita hong mga kahit daw ho nasa decomposition stage na, may nakita pa rin ho ng mga bakas ho na sumailalim daw itong biktima sa hazing. Ito nga pong grupo na kinabibilangan nito pong si Salilig, ito raw ho itong Tau Gamma Phi Fraternity, no? So ang Adamson University naman ho, nagsasagawa na rin ho ng sarili din hong investigasyon. At para ho sa mga karagdagang detalye, balikan ho natin si Arman Gambe. Arman! Yes, Kuya Drew, magandang maga sa iyo. Tinukoy na ng Imus Police Station ang pangalan ng fraternity na sinalihan ng namatay na biktimang si John Matthew Salilig,
third-year chemical engineering student ng Adamson University na nahukay ang bangkay sa barangay Malagasang, Imus, Cavite, Lunes ng umaga. Sinabi ni Sergeant Jesse Villanueva, ang Imus Police Investigator na Initiation Rights ng Tau Gamma Fraternity noong Pebrero 18 na isinigawa sa Binyan, Laguna. Ayon naman kay Sergeant Villanueva, natukoy ang pinagbaunan ng bangkay ni Salilig ng kusang sumuko sa himpilan ng kanilang pulis ang mga suspect at itinuro ang pinaglibingan sa labi ng biktima. Samantala, Kuya Drew, nilino naman ni ginawang Geoffrey Salilig, ama ng hazing victim na si Matthew, na ito palang kanyang anak ay miyembro na ng Tau Gamma Fraternity Tambuanga Chapter. O, matagal ng miyembro. Matagal na pala yung miyembro ng Tau Gamma galing sa Tambuanga. Ang sinatataka daw niya, inimbitahan ng Tau Gamma Adamson Chapter ang kanyang anak para lang sa welcoming sa Binyan. At pinangako daw sa kanila na walang contact policy ang gagawin sa kanyang anak. Kaya tinayagan nito ng kanyang anak pang isa, si John Michael, dahil member din ng Tau Gamma yung kanyang kuya. Kaya umasa daw ang pamilya na hindi gagalawin o hindi makakaranas ang palo itong si John Matthew sa mga miyembro ng fraternity na idinaw sa mga institusyon sa Binyan. Ayon naman dito kay Colonel Hopia, ang heti ng Binyan presentation, yung labit itong suspect na hawak na nila ay tumanim na sa kanilang himpilan na dumanas ng 70 palo ng paddle. 70. Okay. Itong palo ng paddle ang tinamo ng katawan ng hubad na biktimang si John Matthew. Okay, ang ginawa na, ang sinabi naman isang suspect na talagang nagturo na siya pa ang humukay sa pinaglibingan ni John Matthew na nawala na ito agad ng malay at hindi na ito gumagalaw na isakay nila sa asun na van patungo sa barangay Malagasang, Imus, Cavite. Arman. Arman, itong biktima, ano 'yon? Nagkasundo sila, doon na lang itapon, ibaon sa ayun dito sa suspect na talagang nagbigay na lang ng payag sa tanggapan ng Binyan Police. Napagkasunduan muna ng 18 na itapon. Okay. Itapon. Pero na-consensya doon itong suspect na talaga nagbigay ng payag na kung sana siyang nagbukay para lang maitago ang bangkay ni Salilig. Yung lugar na yan, sa Malagasang na yan, malawak yung lugar na yan, talahiban niya, madamo dyan. Sa gabi, sobrang madilim dyan. Doon mismo, Kuya. Okay. Sige, Manong Arman, sa mga susunod na oras, sige kami ng update sa inyo, ha? Okay, salamat. Doon yung pakinakulat pala dito sa Calabarzon, ito sa Amalcanda, Ruta Patron, nagulat pa sa hindi may todong lakas. TWIZ, nagbabinutan ng tama, nagdilingkod ng tama. Pinoy Gising! Okay, maraming salamat. So, yun ho, confirm ho, ha, Tau Gamma Phi Fraternity ang sangkot ho na grupo ho dito. 70 palo, yan po ang update ho, natanggap ho natin. 70 ho na palo ho ang tinanggap nitong si John Matthew Salilig. Pa-welcome pa lang daw ho ito. Yung pa-welcome sa amin ni Kuya Winner, hindi. Matindi yun. Pagkalunod sa alak yung pa-welcome sa amin. Grabe, no? Okay, sige. Nakikiramay ho ang... nakikiramay din ho tayo, lalo ho dun sa mga taga Adamson University, no, mga katodos. Alright, wala na ho tayong oras, mga katodos. Ay, teka lang, may mga humahabol na pagbati nga pala, ha? Maraming salamat kay Tita Moletsky Alejandro Masanta, lalo kay aking Nanay Tinay from Caloocan City. Ay, si Marvin, ha? Boss Marvin Estigoy. Salamat ho sa mga bulong talakay. Ate Sen Roman, good morning din po sa inyo. Flor Delis Espadilla, maraming salamat din ho sa mga tumutok sa atin po sa YouTube, ha? Maraming salamat po mga kababayan ho natin, mga katodos. Salamat din ho sa mga nakasama ho natin sa News Center. At syempre, muli po ito po yung lingkod, Drew Nacino. Magkarinigan, magkasama-sama po muli tayo bukas ganap pong alas 5 hanggang alas 6.
6 po ng umaga dito sa Pinoy Gising. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan. Kasama po ang mag-tandem na sina David Oro at John Ibanez. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising ka!